Babe, don't come near me. Nakikiliti ako. Isang boses ng babae ang naririnig ni Sandra. At bakas dito, ang saya. I want you now. Come on, babe. Boses naman yun ng isang lalaking pamilyar sa kanya. Boses ni Jiro, ang asawa niya. Unti-unting lumapit si Sandra sa kwarto kung saan nanggagaling ang mga tawanan ng dalawa. Parang gumuho ang mundo ni Sandra nang tuluyang masilayan niya si Jiro sa kondo nito na may kasamang ibang babae. Para bang may sumaksak sa kanyang puso at nangingilid na rin ang luha sa kanyang mga mata. Nakaawang lamang ang bukas na pintuan kaya hindi pa siya nakikita ng mga ito. Nakita niyang humiga ang dalawa sa kama habang magkahalika ng dalawa. Tuluyan niyang nakilala kung sinong babae. It was Marie, Jira's secretary. Gusto niyang sumigaw sa galit pero hindi niya magawa. Para siyang naging pipi ng mga oras na iyon. Paano to nagawa ni Jiro sa kanya? Babe, I'm pregnant. Ano nang gagawin natin? Pag-amin ni Marina siyang lalong nagpagulat kay Sandra. Bumigat ang hangin sa bigat ng revelasyon ng umamin na babae. Bawat salita ay isang punyal na bumubulusok sa sugat ang puso ni Sandra. Natigilan sa katahimikan, na natili siyang nakatayo habang natuod na sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga tenga, tila ba nabibingid dahil sa narinig? Habang hindi naman niya mawari kung anong reaksyon ni Jiro. Are you sure? Bakas sa boses ni Jiro ang pagkagulat. Tumango si Marie. Oh, thank goodness! I'm gonna be a father! Hinalikan Jiro sa Marie si noon ito. Ito ang unang beses na nakita ni Marie si Jiro na ganito kasaya. Iyahanda ko ng divorce papers namin. Pananagutan kita, Marie! Ang masayang pagpapahayag ni Jiro ng diborsyo ay pumutol sa hangin na parang isang matalim na talim. Lalong nadurog si Sandra. Taglay ang pusong mabigat sa kalungkutan at tapdi ng pagtataksil. Umatras si Sandra mula sa nakalulungkot na hangganan ng kondo. Habang naglalakad siya sa hallway, ay tuloy-tuloy lamang ang pag-agos ng luha sa kanyang mga mata. Nang makarating siya sa loob ng elevator ay tuluyan siyang bumagsak. Kitang-kita ng dalawang mga mata niya kung paano siya lokohin ni Jiro. Marie can give him a child, and she wasn't. Yun marahil ang dahilan kaya siya niloko ni Jiro. Tinawagan niya ang kanyang kaibigan na abogado at ipinaayos niya rito ang divorce papers nila. Mahal niya si Jiro. At kung ang babaeng yun ang magbibigay sa kanya ng isang anak, ay wala siyang dahilan para tumutol sa kanila. Sigurado ka na ba, Sandra? Malungkot na tanong ni Hera, ang kanyang kaibigan na abogado. Umiiyak siyang tumango. Kitang-kita ko kung gaano siya kasaya sa babaeng yun. Lalo na nung malaman niya na buntis to. Alam mo naman na hindi ko siya kayang bigyan ng anak, di ba? Hindi mo naman ginusto na hindi magkaanak. Kaya hindi mo kasalanan kung bakit siya nagloko. Ayaw mo man lang ba siyang makulong? Kayang-kaya nating ilaban sa korte to. Umiling si Sandra. No, hahayaan ko sila. Jiro deserves a complete family. At kawawa naman ang bata kung lalaki tong walang ama. Napabuntong hininga na lamang si Hera at saka siya niyakap. Ang hirap maging katulad mo, Sandra. Masyado kang mabait para sa mundong to. Kinagabihan na hindi na niya inaasahang umuwi pa si Jiro. Ang mga papeles naman ng diborsyo ay pirmado na niya. Ito ang testamento sa pagkaputol ng dati nilang pagsasama. Nakalapag na ito sa lamesa ng kanilang silid. Ang silid na minsang naging saksi kung papaano sila naging masaya ni Jiro noon. Ngayon ay tuluyan na niya itong lilisanin. Sinabi niya kay Hera na uuwi siya sa kanyang lolo at lola sa kanilang probinsya kung saan ay meron silang hasyenda at pagawaan ng wine. Ipangako mo sa akin na mag-iingat ka ron. Aalagaan mong sarili mo. At tatawag ka sa akin kapag may free time ka, okay? Paalala ni Hera. Oo, basta ipangako mo rin sa akin na kung sakaling hanapin ako ni Jiro o ng mga magulang niya, wag na wag mong sasabihin kung nasan ako. Dahil natitiyak kong hindi man ako hanapin ni Jiro, sigurado naman akong hahanapin ako ng mga magulang nito. Ipapangako ko, Sandra, kahit wala ka rito sa Maynila po, protektahan pa rin kita. Niyakap nilang isa't isa bago tuluyang tumalikod si Sandra patungo sa loob ng airport.
Sobrang bigat ng nararamdaman niya. She continued crying kahit nasa loob ng eroplano. Hanggang sa makarating na siya sa kanilang probinsya. Pagkalabas pa lamang ng eroplano ay sinalubong kagad siya ng matinding sikat ng araw at sariwang hangin ng lugar. Tumingin siya sa kalangitan na sobrang aliwalas. Maybe this is a good sign na kaya kong magsimula muli nang wala na si Jiro. 6 years relationship is not easy and it still hurts. Pero hindi ko kayang panghawakan ng relasyon na nababahira na ng kasalanan. I need to move forward now. Pagkalabas niya ng airport ay nakita niyang sinalubong siya ni Patrick, ang kanyang pinsan na kasabay niyang lumaki sa poder ng kanilang lolo at lola. Long time no see. Grabe, ang ganda mo pa rin ah. Sabay niyakap siya nito ng mahigpit. Pakiramdam ni Sandra ay sobrang kailangan niya ng yakap na yon at hindi niya mapigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Hinimas naman ni Patrick ang kanyang likuran at nang humiwalay ito sa pagkakayakap ay pinunasan nito ang kanyang pisngi. Let's go now. Lolo and Lola super excited to see you at gusto nilang malaman ang buong kwento at dahilan ng bigla mong pag-uwi. Tumangu si Sandra at sumakay sila sa isang van. Naging mabilis lang din naman ang kanilang naging biyahe at nang makarating sila sa hasyenda, nakita niya kagad ang kanyang lolo at lola. Sinalubong kagad siya ng mga ito ng isang mahigpit na yakap. Ano bang nangyari apo? Sinaktan ka ba ni Jiro kaya bigla kang napauwi? Baka sa boses ng kanyang lola ang pag-aalala. I divorced him, Lola. Diretso niyang tugon. Ha? Eh bakit naman? Gulat na tanong din ng kanyang lolo. Mahal ninyong isa't isa, hindi ba? Umiling si Sandra. Hindi ko na po siya mahal, oh. Pinalaya ko na po siya dahil paulit-ulit na lang po akong nasasaktan dahil sa kaisipang hindi ko po siya kayang mabigyan ng anak. Napatingin si Sandra kay Patrick na ngayon ay umiwas ng tingin dahil nasabi niya kay Patrick ang katotohanan. Ayaw niya maging problema pa ito ng kanyang lolo't lola kaya mas pinili niyang ibahin ang kanyang dahilan. Natahimik naman ang dalawang matanda at muli siyang niyakap ng mahigpit. May awa ang Diyos, apo. Natitiyak kong hihilumin niya ang iyong pusong nasasaktan. Huling sambit ng kanyang lola bago sila tuluyang pumasok sa loob ng hasyenda. Isang linggo nang nakakalipas at isa na si Sandra na siyang namumuno sa kanilang paggawaan ng wine. Inamin sa kanya ng kanyang lolo't lola na sila na ngayon ang pangunahing kumpanya na nagsusupply ng wine sa buong Pilipinas at ilang bansa sa Asia. Nung una hindi siya makapaniwala, ngunit nakita ng kanyang dalawang mga mata kung gaano nakalaki ang kanilang planta. Talagang magaling din si Patrick dahil nagawa nitong patakbuhin ito ng maayos sa tulong din ng dalawang matanda. Naging busy siya sa loob ng isang linggo. Nawala na sa kanyang isipan ang tungkol kay Jiro. May good news ako sa inyo. Masayang salubong ni Patrick sa kanila habang sila'y nasa sala. Ano yun, Patrick? Huwag mo sabihin sa wakas may girlfriend ka na. Pabirong sambit ni Sandra na siyang ikinatawa ng dalawang matanda. Natawa naman si Patrick at umiling. Hindi yun, may mas maganda pang balita dyan. Eh ano nga? Lolo, Lola, Sandra, tayo na ang magsusupply ng wine sa darating na pinakamalaking business event sa Manila, this coming Sunday. Sa atin na rin ipinagkatiwala ang buong event to organize them dahil nalaman nila na si Sandra ang isa sa may-ari nitong wine shine. Napatayong bigla si Sandra. Seryoso ka ba, Patrick? Oh my goodness! This is my first time nagaganap sa ganito kalaking event. Maipapakita ko na rin yung talento ko. Nakangiting sambit ni Sandra at yumakap kay Patrick. Tuwang-tuwa rin ang dalawang matanda dahil nakikita nilang masaya ang kanilang mga apo. O diba, mas good news pa to kaysa pagkakaroon ng girlfriend. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Patrick, mas maganda pa rin kung magkakaroon ka na ng girlfriend. Pang-aasar ni Sandra at nagtawanan silang lahat. Puwera kay Patrick na kumakamot sa kanyang batok. Natutuwa kami sa iyong balita, Patrick. Proud na proud kami sa inyo dahil lumalago kayo base sa talentong meron kayo. Sambit ng kanyang lola. Hindi naman po namin magagawa tong lahat kung hindi rin po dahil sa tulong nyo. Kaya maraming maraming salamat po sa inyo, Lolo, Lola. Tugon ni Patrick. Tama si Patrick la. Thank you po sa inyong dalawa. Niyakap nilang dalawa ang kanilang lolo at lola. O siya,
Tapusin na natin ang lahat sa planta. Maganda na tayo upang sa darating na linggo, hindi tayo magagahol. Sambit naman ang kanilang lolo. Naging abala sila sa preparasyon. Panibagong isang linggong lumipas. At Biyernes pa lamang ay lumuwas na sila patungong Maynila. Kanya-kanya sila ng ginawa ni Patrick. Pareha silang abala para sa event. Hanggang sa dumating na ang araw ng linggo. Kanina ka pa rin nakatingin sa salamin at pinagmamasdan ng katawan mo. May problema ba? Tanong ni Hera. Inimbitan niya rin ito at ito rin ang tumulong sa kanya na kumuha ng makeup artist. Pakiramdam ko kasi tumataba ako eh. Hindi ko alam kung imagination ko lang ba o talagang tumataba ako. Hmm? Tinignan ni Hera ang buong katawan ni Sandra. Well, nagkalaman ka nga. Pero ayaw mo ba nun? Kasi alam mo nun, payat ka dahil na siguro sa stress na pinagdaanan mo. Kaya nga tuwang-tuwa ako ngayon sa'yo eh. Dahil sa wakas, kaya mo na ulit gumiti tulad ng dati. Napabuntong hininga si Sandra. Kung sa bagay, ibang noon at ibang ngayon, talagang masaya ako kung ano man ang kinalabasan ng desisyon ko. Ngunit sa isipan ni Sandra, ay naiisip pa rin niya si Jiro. Naiisip niya kung kamusta na ito. Masaya na siguro ito at matutupad na nito ang kumpletong pamilya. Lumabas na sila ng dressing room at nagtungo sa entrance ng event. Nauna naman ang pumasok si Hera dahil isa to sa mga guests habang siya'y nag-a-assist sa entrance. Inabot sa kanya ng isang staff ang mga listahan ng mga bigating businessman na imbitado. Maigi niyang sinuri ang bawat pangalan at sinabihan rin niya ang staff para sa awarding and special mention. Nanginginig ang kanyang kamay nang makita ang pangalan ng dating asawa. VIP guest, Jiro Santiago. Bakit nga ba hindi niya naisip na posibleng imbitado ang kanyang dating asawa? Kilala si Jiro sa larangan ng business industry. Magaling tong businessman kaya, bakit hindi sumagi sa kanyang isipan yon? Ma'am Sandra, okay lang po ba kayo? Tanong ni Manager Lee. Natauhan siyang bigla sa kadahang-dahang tumangot ngumiti. Oo, ayos lang ako. Pwede ba ang ikaw munang pumalit sa pwesto ko? Pupunta lang ako ng restroom. Sige po, Ma'am Sandra. Inabot ni Sandra ang envelope kay Manager Lee. Saka dali-daling umalis at nagtungo siya sa restroom. Napatingin siya sa kanyang sarili sa malaking salamin. Anong gagawin ko kapag nagkaharap kami? Anong sasabihin ko? Papansinin ko ba siya o aakto akong hindi ko siya kilala? Kakayanin ko bang makita siya kasamang babaeng yun? Akmang lalabas na si Sandra nang biglang may narinig siyang pamilyar na boses. Hindi ako sigurado kung si Sandra nga ba yung nakita ko kanina. Mabilis na nagtago si Sandra sa dulo ng isang cubicle. Saka naman dumating ang dalawang babae. It was Belinda and Glenda, her ex-mother-in-law and ex-sister-in-law. Imposibleng si Sandra yung mommy. She's just a nobody. At wala siyang kakayahan para makapunta sa ganito kaingranding okasyon. Sambit ni Glenda. May pundo ka. Mabuti na lang talaga't nakipaghiwalay na sa kanya ang kuya mo. Ang utu-utong yun. Inakala sigurong makakaahon siya sa hirap. Tugon naman ni Belinda. Napangisi si Sandra. So, pinalabas niyang siyang nakipaghiwalay sa akin? Tanong niya sa kanyang isipan. Tama ka, Mom. Mabuti pa si Maria ang bagong sister-in-law ko eh. Malaking tulong siya para kay kuya. You're right. Nang wala nang naririnig si Sandra, ay dahan-dahan na siyang lumabas mula sa cubicle. Napakuyom siya ng kanyang kamao. Lahat ng gusto nilang gawin noon ay ginawa niya. Maayos din ang pagtrato niya sa kanila. Pagkatapos ay, ganito lang pala ang tingin nito sa kanya. Kinampihan pa nila si Jiro knowing na niloko siya nito. They know about Jiro and Marie at hinayaan lang nila. Let's see kung sinong taong minamaliit niyo ngayon. Lumabas na si Sandra ng restroom at bumalik sa entrance. Natitiyak niyang nakapasok na si Jiro dahil narito na rin ang mommy nito pati na ang kapatid. Hinintay na lamang niya na makarating ang lahat bago siya tuluyang pumasok sa loob. Sa mismong event ng venue ay hindi niya alam na naroroon si Marie at kasagutan na ang kanyang kaibigan na si Hera. Paano ang isang katulad mo'y naimbita rito? Mayabang na tanong ni Belinda kay Hera. Napangisi si Hera habang may hawak na baso at may lamang wine. Bakit? Ano ba ako sa'yo? Hindi ba ako nararapat dito dahil lang mababang tingin mo sa isang katulad ko? Tugon ni Hera. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ng mami ko ah. Isa ka lang abogado
at wala kang laban sa yaman ng pamilya namin. Natitiyak kong malalagot ka kay kuya kapag nalaman yung pangiinsulto mo sa amin. Tugon naman ni Glenda. Lalong nainis si Hera. Like mother, like daughter talaga, no? Baka nakakalimutan nyo. Kayong naunang ng insulto at lumapit sa akin. Ngayon ko mas lalong napatunayan na basura talaga kayo. Mabuti na lang at hiniwalay ni Sandra manlulokong ipinagmamalaki nyo. Nagkatinginan si Belinda at Glenda. Baka nagkakamali ka. Si kuyang nakipaghiwalay sa kanya. Kung ano-anong ginagawa mong kwento, talagang manang-mana ka sa kaibigan mong si Sandra. Siya ang nanloko sa anak ko. Natawa na lamang si Hera. Mga manlulokot, mga utu-utu talaga kayo. Paniwalaan yung gusto niyong paniwalaan. Siya na nga kayo. Tumalikod na si Hera upang umalis. Ngunit narinig naman niya ang pagtawag ni Sandra sa kanyang pangalan. Gusto niyang pigilan ng kaibigan na lumapit ngunit huli na. Dahil nakita na ito ng mag-ina. Abat, talagang narito ka nga. Sambit ni Belinda. Nagkatinginan si Sandra at Hera. Let's go Sandra, huwag mo nang pansinin ang dalawang yan. Sambit ni Hera. Malamang mami, narito rin ang lalaking ipinalit niya kay kuya. I wonder kung sino pang lalaking papataw sa kanya. O baka naman isa siyang kabit. Nagtawanan ng mag-ina. At puno ng pangiinsulto ang ibinabato sa kanya. Gustong magalit ni Sandra dahil hindi pa rin nagbago ang dalawang to. Mas tila lumala pa ang mga ugali nito. Kung ako sa inyo, hindi na ako magsasalita pa ng hindi magagandang salita. Sambit ni Sandra sa dalawa. Nagkatingin na naman ng mga ito bago tumawa ng malakas. Hoy, Sandra. Baka nakakalimutan mo isa lang assistant ang makilala ka ni kuya. Walang-wala ka sa katayuan ng buhay namin. Kaya wala kang karapatan na sabihan kami kung anong gagawin namin. Sambit ni Glenda. Napangisi si Hera. Ang yabang mo talaga. Pinigilan ni Sandra si Hera. Hayaan na lang natin sila. Hindi nila alam ang sinasabi nila. Mag-focus na lang tayo sa event. Tumango si Hera at sabay na silang tumalikod mula sa dalawa. Naririnig pa nila ang pangiinsulto ng mga ito. Ngunit hindi na lamang nila yun pinansin. Ipapakita ko sa kanila kung sino talaga ako. Sambit ni Sandra. Tama yan. Pamukha mo sa kanila na hindi ka pipitsuga yung babae lang. Pamukha mo sa kanila kung gaano ka rin kayaman. Lagpas sa yaman na meron sila. Niyakap ni Hera si Sandra at nagpaalam na itong babalik sa respected chair table nito. Habang si Sandra, ipinalibot ng kanyang paningin upang mahanap si Jiro. Gusto niya itong makita. At ang babae nitong si Marie. Hindi naman siya nabigo dahil kitang-kita niya kung papaano nakahawak si Marie sa braso ni Jiro habang nasa madilim na parte ng event venue ang dalawa. Napatiimbagang pa nga siya nang makita na naghalikan ng mga ito. Hanggang dito ba naman na ipinangangalanda ka ni Jiro ang babaeng yun, samantalang never nitong nagawang ipagmalaki siya sa iba. Ipapakita ko sa iyo kung sinong sinayang mo, bulong ni Sandra. Nakatanggap naman siya ng bigla ang text mula kay Manager Lee, kaya dali-dali muna siyang nagtungo sa entrance. Ma'am, nawala raw po yung kanyang invitation card eh, pero kaibigan daw po siya ni Sir Jiro Santiago. Napakunot ng noo si Sandra at kinilala ng mabuti ang lalaki. Hey, I'm Walter, Jiro's best friend. He invited me here, but unfortunately, I lost my invitation card. Is there any chance na pwede pa rin ako makapasok? May naalalang bigla si Sandra. Naalala na niya. Si Walter na kaibigan ni Jiro na nasa New Zealand. Oh, sure. Ipapaalam ko na lang kay Sir Jiro. Ngumiti si Walter. Thanks. What is your name again? You look so familiar kasi. Kinabahang bigla si Sandra. Dahil baka naikwento siya ni Jiro dito pero napaka-imposible rin naman nun. Sandra. I'm the one who manages the event venue. You can go inside, sir. Tumango si Walter. Oh, okay. Thank you ulit. Naglakad nang papasok si Walter at naiwan naman siyang nangihina ang tuhod dahil sa takot. Nagsimula ng event program. Sunod ang main purpose ng event. Hanggang sa binibigyan na ng awardee ang bawat businessman. Their wine company and Sun event organizer will be the last na paparangalan dahil sila rin ang tatapos ng event. At excited na si Sandra. And last but not the least, let's all welcome and clap our hands for Wine Shine Company na siyang pinamamahalaan ni Mr. Patrick Buendia and Sandra Buendia.
Nagpalakpakan ng mga tao at inalalayan siya ni Patrick na tumayo. At nakangiti silang naglakad patungo sa stage. Si Patrick ang kumuha ng microphone at kitang-kita niya ang biglang pamumutla at panlalaki ng mga mata ng kanyang dating sister and mother-in-law habang nakatingin sa kanya. Gumisi siya sa mga ito habang nakataas ang noo niya. Hinanap din ang kanyang mga mata ang bulto ni Jiro at hindi naman siya nabigo. Dahil kitang-kita niyang nakatitig sa kanya ito ngunit walang anumang emosyon ang mababakas. Napakalamig noon at tila may kaakibat na galit. Siya dapat ang makaramdam ng galit dahil katabi lamang nito si Marie na ngayon ay nanlilisik naman ang mga mata na nakatingin sa kanya. Nang tapos ng magsalita si Patrick ay ipinasa na nito sa kanya ang microphone. Una, yes, isa po ako sa humahawak ng Wine Shine Company at nakakatuwa dahil mula po ito sa negosyo ng aming lolo't lola. At super thankful and proud naman akong sabihin sa inyo na ako rin ang siyang event organizer nitong buong place. Sana nagandahan kayo. Thank you po. Masayang speech niya at nagpalakpakan ng mga tao. Deserve niyo yan mga apo. Napatingin silang lahat sa naglalakad na dalawang matanda. Lolo? Lola! Nasambit ni Sandra habang hawak at nakatapat pa rin ang microphone sa kanyang bibig. Mr. and Mrs. C, ang pinakamayamang business family dito sa bansa. Sigaw ng isang businessman at nagulat na lahat ng taong naroroon at tumayo habang pumapalakpak, kabilang na si Jiro. Naglalakad ang kanilang lolo't lola sa gitna ng venue at kahit si Patrick ay hindi rin makapaniwala. Sobrang proud kami sa mga apo namin dahil gumawa sila ng sarili nilang pangalan base sa talentong meron sila. Tama kayong lahat. Apo namin sila Patrick at Sandra. Masayang sambit ng kanyang lola. Si Belinda at Glenda ay lalong naguluhan. Ngunit isa lang ang natitiyak nila. Hindi basta isang assistant lang si Sandra. Talagang mas mayaman siya sa atin. Nasambit ni Glenda habang nakatingin sa kanyang mami na ngayon ay tila mawawalan na ng malay dahil sa mga nalaman. Tuwang-tuwa si Sandra nang natapos ng maayos ang event. Niyakap niya ang kanyang lolo at lola, saka nagpasalamat sa mga ito. Ngayon ay hindi na siya kayang tignan pa ng mami't kapatid ni Jiro. At ultimo si Jiro ay maagang umalis sa event venue kasama si Marie. Naghiwalay na rin sila ni Hera dahil dala nito ang sariling sasakyan. Si Patrick naman ang siyang naghatid sa kanilang lolo at lola. Habang naglalakad siya patungo sa parking lot, ay biglang may taong lumabas mula sa dilim. Dahil nakayuko siya ay tanging sapatos lang ang una niyang nakita. Napakunot siya ng noo at tinignan ang mukha nito. Napaawang ang labi niya nang makita si Jiro sa kanyang harapan. Let's talk. Hinawakan nito ang kanyang kamay at hinila siya. Teka lang, sandali! Wala tayong dapat pag-usapan pa. Hindi naman nakinig si Jiro at patuloy lamang siya nitong hinila hanggang sa kotse. Pinapasok siya nito sa loob. Kahit pa nagpupumiglas siya ay wala siyang nagawa. Dahil nadihamak naman mas malakas ito sa kanya. Where were you all this time? Yun ang unang tanong ni Jiro nang makapasok sila sa loob. Napangisi si Sandra. Talagang yan ang gusto mong malaman? Kung sa bagay, hindi ka na rin magtataka kung bakit ako umalis eh. Dahil bistado na kita. Ngayon wala na tayong ugnayan sa isa't isa. Kaya wala ka na rin pakialam pa sa akin. Alam mo na? Tila gulat na sabi ni Jiro. Ang tagal niyo nang tinago ni Marie, di ba? Natahimik si Jiro. Habang si Sandra naman ay nagpupuyos na sa galit. It was unexpected. Kahit ako hindi ko rin naman alam na ganun ang magiging resulta. Parang gustong matawa ni Sandra dahil sa dahilan ni Jiro. Ngunit mas nanaig sa kanya ang galit. Our marriage is not perfect, but at least I didn't cheat on you. Sa ating dalawa, ikaw ang may pagkukulang. I know, and it's freaking hard to see you everyday suffering with me. Kaya nga hindi na ako umuwi ng bahay. Tumaas na rin ang boses ni Jiro. Huwag ka mag-alala, dahil hindi na ako kailanman manghihimasok pa sa buhay mo. Kaya please lang, huwag niyo na rin akong pakialaman pa. Kayo ng pamilya mo. Bago pa man makababa si Sandra, ay nagsalita si Jiro. Sorry, sana mapatawad mo ko. Napakuyom ng kamao si Sandra. The damage is done, so save your sorry because it's useless now. Tuluyan nang lumabas si Sandra mula sa kotse at mabilis na naglakad patungo sa kanyang kotse. Hindi pa man siya nakararating ay may isa na namang tao ang humarang sa kanya.
Anong ginagawa mo sa kotse ng fiancé ko? Galit nitong tanong sa kanya. Hindi ko ginusto na pumasok doon dahil si Jiro mismo nagdala sa akin doon. Iiwas na sana si Sandra upang maglakad ulit. Ngunit kaagad siyang hinila ni Marie. Huwag mo akong iiwasan dahil kinakausap pa kita. Hindi na kayo mag-asawa at may karapatan na ako sa kanya. Layuan mo ang fiancé ko. Kaagad na humiwalay si Sandra sa pagkakahawak ni Marie. Wala akong planong agawin siya gaya ng ginawa mong pang-aagaw sa kanya mula sa akin. Alam mo, para kang yung kilala kong influencer eh. Tahimik lang sa umpisa pero ahas pala. Sa dinami-raming lalaking papatulan mo, yung may asawa pa talaga. Ngumiti naman si Marie. Wala kang alam, Sandra. Bago pa man maging kayo ni Jiro, matagal na kaming may relasyon. Kaya sa ating dalawa, ikaw ang mga agaw. Binabawi ko lang naman kung anong sa akin. Natahimik si Sandra. Anong sabi mo? Hindi siya makapaniwala. Oo, may relasyon na kami ni Jiro bago ka pa niya makilala. And he never loved you? Dahil naaawa lamang siya sa'yo. Dahil sa nakakaawa mong sitwasyon noon. Kaya madali na lang para sa kanyang bitawan ka eh. Hindi yun totoo. Our connection was real. Naramdaman ko yun. But you? Ikaw ang sumira sa amin. Hinawakan ni Marie si Sandra sa balikat. Hindi ko kasalanan, Sandra. May pagkukulang ka sa kanya. Isa kang baog eh. Sandra, baog ka! Sabay sinampal niya si Sandra. Paulit-ulit at malakas na eko ang sinabi ni Marie. Dahilan kung bakit sobrang nagalit si Sandra. Sinampal niya rin ito pabalik at naitulak niya ito. Napaupo si Marie sa lapag at humawak to sa kanyang tiyan. Nagulat si Sandra sa nakita dahil may dugo ang hita ni Marie. Marie? Oh my gosh! Ah! Tulong! Tulungan niyo ako! Sigaw ni Marie. Mabilis na dumalo si Sandra kay Marie ngunit itinulak din siya nito. Layuan mo ko! Mamamatay tao ka! Tulong! Nagsimulang maluha si Sandra dahil sa takot. What happened to her? Boses yun ni Jiro. Jiro! Jiro! Help me! She pushed me, Jiro! The baby, Jiro! Umiiyak na sabi ni Marie. What the heck? Mura ni Jiro at kaagad binuhat si Marie. I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya eh. Umiiyak na sambit ni Sandra. You liar! Sigaw ni Marie. Dalhin mo na ako sa ospital, Jiro. Hindi ko alam na magagawa mong bagay na to dahil lang sa galit mo. Sambit ni Jiro. Kitang-kita ni Sandra sa mga mata ni Jiro kung papaano ito nasasaktan at nag-aalala habang buhat-buhat nito si Marie papalayo sa kanyang pwesto. But she's in pain too. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa takot na baka merong mangyaring masama sa baby nila. Tumingin siya sa kanyang paligid at nanlalabo na rin ang kanyang paningin. But she managed to find her phone sa kanyang bag. Kaagad niyang denial ang number ni Patrick ngunit nagre-ring lang to. Please, please, sagutin mo, Patrick! Umiiyak niyang sambit ngunit paulit-ulit lang ang pagre-ring nito. Sunod niyang tinawagan si Hera. Ngunit paulit-ulit din lang na nagre-ring ang cellphone nito. Nagpatuloy sa paglalakad si Sandra dahil sa pagkataranta at hindi niya alam kung dahil pa rin ba sa luha, kaya nanlalabo ang kanyang mga mata. Hey, miss, are you okay? Parang eko na lamang sa pandinig ni Sandra ang boses ng isang lalaki. Sobrang labo na ng kanyang paningin at hindi rin niya ito makilala. Umiiling siya at hinawakan siya nito sa balikat. Help me! At tuluyin na siyang nawala ng malay. Nagising si Sandra na parang hinahalukay ang kanyang sikmura. Kaagad siyang umupo at mabilis naman na naalarma si Walter at mabilis na kinuha ang maliit na plangganang may tubig. Hey, are you alright? May masakit ba sa'yo? Don't worry, hinihintay ko na lang ang resulta ng mga laboratory test mo. Nang mahimasmasan si Sandra, ay napatingin siya sa lalaking nagsasalita. He's still wearing a tuxedo and he looks like a mess dahil halatang puyat. Ano bang nangyari? Nasaan ako? Nangihina niyang tanong. Wala ka bang naaalala? Umiling si Sandra. I saw you outside the event venue kagabi. Nilapitan kita kasi napansin ko na parang may problema ka. And nagulat na lang ako nang bigla kang nawala ng malay. Dinala kita rito sa bahay ko since I am a doctor. At ako na ang humandle ng sitwasyon mo.
Napatingala kagad si Sandra sa kanyang suot at nagulat siya na iba na ang kanyang damit. Kaya mabilis siyang napatingin kay Walter. Napansin naman ni Walter ang tila iniisip ni Sandra. Kung iniisip mo nga kung nagpalit ng suot mo, nagkakamali ka. Si Manang Sintang nagpalit niyan. Ang isa sa mga kasama ko rito sa bahay. At ang assistant nurse ko naman ang siyang gumawa ng laboratory test mo. Lumuwag ang paghinga ni Sandra. Mabuti naman kung ganun. Baka po pwede na ako umuwi. Mukhang okay naman ako eh. Baka hinahanap na rin kasi ako nila Lola. Baka gusto mong hintayin muna ang resulta ng test mo. May hinala kasi ako kung bakit nararanasan mo yung pagkahilot pagsusuka mo. Napasinghap si Sandra. Ha? Huh? Don't tell me may malala na akong sakit? Whoa, easy. Hindi yun sakit. Eh ano pala? Sabay silang napatingin sa pintuan na may biglang kumatok. Pumasok ang isang nurse at iniabot kay Walter ang isang papel. Doc Walter, narito na po ang resulta ng test. Nakangiting tinanggap ni Walter ang papel. Salamat, ikaw na muna mauna sa ospital. Susunod na lamang ako. Sige po, Doc. Nang umalis na ang nurse ay nag-aabang naman si Sandra sa sasabihin ng doktor. I am right about your situation. Nakangiting sambit ni Walter. Anong resulta, Doc? Base sa mukha mo ay isa yung good news. So, wala akong sakit? Wala. But you're pregnant. Congratulations! Parang nabingi si Sandra sa kanyang narinig. Ha? Ano ulit yun, Doc? You're pregnant. Hindi ka ba masaya? Magandang balita to. Lalo na sa karelasyon mo. Umiling si Sandra. Si Doc naman, nagpapatawa pa. Ano nga ho yung resulta? Yung totoo po. At peking tumawa si Sandra. Buntis ka nga. Ayaw mo ba? Bakit hindi ka makapaniwala? Sumeryoso na ang itsura ni Walter at natahimik naman bigla si Sandra. Hindi niya lubos maintindihan kung anong sinasabi ng doktor. Kaya nang iabot sa kanyang laboratory test at ultrasound, ay kaagad niya itong inabot. Nanginginig ang kanyang kamay habang binabasa ang bawat information na nakalagay roon. 8 weeks? 8 weeks na akong buntis? Totoo ba to? Tuluyang bumagsak ang luha sa mga mata ni Sandra. Yes, yes it's true. Iyan ang baby mo. Itinuro ni Walter sa ultrasound. You look so happy. At the same time ay may lungkot sa mga mata mo. Biglang concern ni Walter kay Sandra. I am, Doc. I am really indeed happy. Tuluyang humagulgol ng iyak si Sandra habang yakap-yakap ang papel na hawak niya. Ang tagal. Ang tagal-tagal naming hinintay to. Ang tagal naming umasa. Hanggang sa sinabi ng doktor na maug ako. Nawala na akong pag-asa pa para magkaanak. Halos parang bumagsak ang mundo ko ng mga panahon na yun. Hanggang sa tuluyan ng mundo naming mag-asawa. Tuluyan na rin gumuho. And now, I am pregnant. God gave me a miracle. Hindi mapigilan ni Walter ang mapangiti. Iniisip niya na kung sino man ang lalaking mahal ni Sandra ay talagang maswerte. Unang kita pa lamang niya rito'y nabighani na siya at nalaman niya pa ngayon na hiwalay na ito. Maaari na siyang magkaroon ng tsansa. Kumain muna sila bago tuloy ang magdesisyon si Sandra na tawagan na si Patrick. Makailang ring muna ang nangyari bago may sumagot sa kabilang linya. Hello Patrick. Ha? Huh? Anong Patrick? Ako ito, ang best friend mo. Napakunot noo si Sandra at tinignan ang pangalan ng contact. And it was Patrick's number. Hera? Cellphone to ni Patrick ah. Bakit hawak mong cellphone ni Patrick? Gulat na tanong ni Sandra. Oh shucks, this is not my phone. Rinig na mura ni Sandra at tila pinatay na ang tawag. Napaawang ang labi ni Sandra dahil sa naisip. Magkasama si Hera at Patrick? Tinawagan niyang muli ang number ni Patrick at mabilis na itong sumagot. Hey, what's up Sandra? Are you with Hera now? No, bakit mo sa akin tinanong yan? Psh, di bagay sa'yo nang sisinungaling Patrick, pwede ba? Magtungo ka sa isi-send kong address. Isama mo na rin si Hera. Hurry up! Ibinaba na niya ang tawag at napapailing na lamang siya. Medyo matagal bago dumating sila Patrick. Ngunit nang makarating naman ito ay kaagad niyang niyakap si Hera. Anong nangyari sa'yo? Kaninang bahay ba to? Takang tanong ni Hera. Don't tell me nakipag-keme ka rito ah. I'm pregnant, Hera. Nagkatinginan si Patrick at Hera dahil sa kanyang sinabi.
Humiwalay naman siya ng yakap at kinuha ang papel sa kanyang bulsa. Nanlalaki ang mga mata nila Hera at Patrick nang mabasa ang resulta ng mga laboratory test. Kaagad na niyakap siya ni Patrick. This is unbelievable! Grabe! Nakakatuwa! Natutuwang sabi ni Patrick. Yumakap din sa kanya si Hera at tuluyan na siyang naiyak. Sakto naman ang dating ni Walter at nakangiti ito habang nakatingin sa kanila. Siya bang may-ari ng bahay na to? At bakit ka nga pala narito? Takang tanong ni Patrick. Siya yung tumulong sa akin dahil kagabi nawalan ako ng malay. Siya si Walter, isa siyang doktor at kaibigan siya ni Jiro. Napakunot ng noo si Walter. You know Jiro? Biglang nagkatitigan silang tatlo. Ah, kasi natatandaan kita kagabi. Di ba ikaw yung nakawala ng invitation card? Pagdadahilan ni Sandra at bigla siyang tumawa ng mahina. Ganon din ang dalawa niyang kasama. Hindi pwedeng malaman ni Walter kung sino ako at sino ang daddy nang dinadala ko. Sigaw ni Sandra sa kanyang isipan. Pagka-uwi nila Patrick ay kaagad nilang ibinalita sa kanilang lolo't lola na buntis siya. Sobrang saya namang ito at halos naiyak pa ang mga ito dahil sa tuwa. Kasalukuyan namang nakaupo si Sandra sa kanyang kama habang nakatingin sa labas mula sa bintana. Himas-himas niya ang kanyang tiyan habang nakangiti ngunit may lungkot naman sa kanyang puso. Maybe we can't be a complete family, but I'll do everything para hindi mo maramdaman na may kulang sa atin. Maagang natulog si Sandra ng gabing yun dahil plano nila ni Patrick na samahan siya nito sa isang ubi gayni. Kaya kinabukasan ay maaga silang gumising at umalis. Ang ubi gayni na pupuntahan nila Sandra ay ang kilalang doktor ni Walter. Nang dumating sila dun ay wala namang ibang pasyenteng buntis. Kaya naman focus ang inasikaso ni Dr. Alaina at ang assistant nurse nito na si Vicky. Ipinakita ni Sandra ang result ng kanyang mga check-up for 3 years. Oh, nakita na pala rito na hindi ka na mabubuntis pa? And then there's the lab result from Dr. Walter. You are 8 weeks pregnant. Nakangiting tumangu si Sandra at ganun din si Doktora. Let's see how your baby is in your belly. May malamig na inilagay sa kanyang tiyan at ikinalat yon. Kasabay noon, ang paglapat ng Doppler sa kanyang tiyan at inikot-ikot yon. Oh, you're 8 weeks pregnant na. Same sa result kay Dr. Walter. As of now, your baby is called a fetus, which means offspring. Ang mga binti humahaba. Ang iba't ibang bahagi ng binti ay hindi pa maayos sa naiiba. Medyo matagal bago mabuo ang mga tuhod, hita at mga daliri sa kanyang mga paa. Hindi mapigilang maluha ni Sandra. Nakikita niya ang mahinang paggalaw ng fetus mula sa malaking monitor sa kanyang harapan. You probably feel tired. Your breast might feel sore and enlarged. And you're probably needing to pee more often than the usual. Pagpapatuloy ng doktora. Nararamdaman ko na po ang mga bagay na yun ngayon, Dok. Tumango ang doktor. Look after yourself and get as much as rest as you can. Try to eat 6 small healthy meals a day. If you may experience a little bleeding, bumalik ka kagad sa akin. So yeah, congratulations. At inabutan siya nito ng tissue. Naupo si Sandra at niyakap niya ang doktor. Hindi naman siya ganun na tao pero hindi niya rin maintindihan. Siguro ay dahil sa hormones niya kaya pati kilos and emotions niya, nag-iiba na rin. Thank you so much po, Dok. Lumabas na si Sandra ng klinik at naroroon si Patrick na masayang naghihintay para sa kanya. Nakaramdam siyang naiihi, kaya't nagpaalam siya kay Patrick na iihi muna siya. Habang nasa loob ng cubicle, ay may narinig siyang nag-uusap. This is freaking insane! Napakahirap magpanggap ha? Ang laki na ng nagastos ko, kaya hindi ako pwedeng umatras pa. That voice sounds familiar. Mahina lamang ang boses na yun ngunit dahil kulob at nag-e-echo ito, kaya sakto lamang para marinig ni Sandra. Gusto mong matuloy ng plano mo? Edi dapat handa kang magbayad kahit na magkano. Damn it! Kung hindi ko lang talaga kailangan na magpanggap para masira sila, hindi naman ako aakto na ganito ang sitwasyon ko. Then, be thankful dahil naniniwala sa iyong lalaking yon. Hindi matukoy ni Sandra kung ano bang pinag-uusapan ng mga ito. Kaya naman nang marinig niya na lumabas ng mga ito, ay dali-dali siyang lumabas ng cubicle. Gusto niya makita ang babae ngunit wala na to. Sakto namang may naiwan itong portfolio kaya mabilis siyang naglakad para habulin to. Miss, sandali lang!
Tawag niya rito ngunit hindi siya nito marinig o kahit tignan man lang. Nang malapit na niyang maabutan to ay napatigil siya dahil si Jiro ang nakita niyang umalalay rito. Tatalikod na sana siya pero huli na dahil nakita na siya nito. May halong pagtataka ang mukha nito habang nakakunot ang noo na nakatingin sa kanya. Napatingin tuloy si Sandra sa kanyang tiyan dahil baka nahalata nito lalo pat nakadress siya. "Let's go na, Jiro!" sambit ni Marie. "So, it was Marie. Anong sinasabi ng mga to na pagpapanggap?" Nang hindi kumilo si Jiro ay doon na humarap si Marie sa kanya at bumakas ang takot at pagkaputla sa mukha nito. "Oh, Ma'am Sandra, narito ka pala? She called me ma'am? In front of Jiro? Ganun siya ka-plastic?" "Ah, sa'yo yata tong portfolio. Naiwan mo sa comfort room." Lalong namutla si Marie. Akin nga yan." At kaagad na inabot to sa kanya. "Let's go na, Jiro." Hindi pinansin ni Jiro si Marie at tumalikod rin naman na si Sandra sa kanila at nagumpisang maglakad. "Mauna ka na sa kotse, Marie." Sambit ni Jiro at wala nang nagawa pa si Marie nang mabilis nang umalis si Jiro sa kanyang tabi. "Buisit na babae yun. Panira talaga sa mga plano ko." Inis na turan ni Marie habang patungo ito sa kotse. "Sandali, Sandra." Habol na pagtawag ni Jiro kaya napahinto at napatingin sa kanya si Sandra. Nakakunot ang noo niya. "What? Wala akong balak manggulo, okay? Hinabol ko lang siya dahil sa naiwan niyang gamit." "Eh, hindi naman yun ang gusto kong malaman." "Eh ano? Kamusta ka?" Lalong nalito si Sandra at natakot. Ngunit na natiling iisa ang kanyang emosyon. Galit siya. "What? The last time I checked, wala kang pakialam sa akin." "Gusto ko lang din malaman kung bakit ka narito. Nagpa-check up ka ba para malaman mo kung buntis ka?" "It's none of your business, Jiro. Leave me alone. Ngayon may kanya-kanya na tayong buhay. At wala ka ng karapatan pa para tanungin ako ng mga ganyang bagay." Napayuko si Jiro. Pasensya ka na. "Don't always say sorry. Dahil wala namang magagawa pa yan eh. You're the reason why I'm suffering in pain right now. So please, just stay away from me." Hindi na hinintay pa ni Sandra ang sagot ni Jiro at mabilis na siyang tumalikod at naglakad. "Bakit sobrang galit niya sa akin? Ganun ba talaga kalaking kasalanan ko?" Tanong ni Jiro sa kanyang isipan. Jiro's point of view. "Simula nung malaman kong resulta ng test ko at ni Sandra, hindi na ako matahimik. Ang sabi ng doktor, nagkapalit daw ang pangalan namin dahil malabo ang mata ng nurse. So it wasn't her na baog, kung hindi ako. I am watching her right now. Nasa park siya at napakasaya kasama ng pinsan niya. Yung saya na hindi ko nakita nung magkasama kami. All this time, she thinks na siya yung baog. Hindi ko masabi-sabi kasi nasasaktan ako. Natatakot ako na baka pag nalaman niya iwan niya ako. And my assumption is true. Since she saw this result, napatingin ako sa papel na hawak ko. Naandun lahat ng resulta dahil nagpaulit ako ng test. Kung makabuhay man ako, nasa 1% chance lang. Maybe ako lang talagang siyang naging hadlang para sa kasiyahan mo. I'm sorry, Sandra. At mahal na mahal pa rin kita. Sinimulan ko ng paandarin ang kotse ko saka ako nagtungo sa bar na pagmamayari ng kaibigan ko. Ngayon ang welcoming party ni Walter, ang isa sa mga kaibigan ko. Pagdating ko sa VIP room ay kaagad silang nagsigawan. "Woo! Buti naman, pumunta ka na!" Sigaw ni Yamet. "Akala namin habang buhay ka nang magkukulong eh." Dagdag pa ni Darren. "Napilitan lang akong pumunta dahil ang kukulit nyo." Sigaw ko sa kanilang pabalik. Nagtawanan kaming lahat at nagsimula ng uminom. Halos 30 minutes na pero wala pa rin si Walter. Kaya sinubukan na namin itong tawagan. "Para sa kanyang pagkikita-kita natin tapos siya pang late. Hanip talaga." Sambit ni Yamet. "Baka busy lang. Alam mo naman yun, masyadong mahalaga sa kanyang bawat segundo. Dahil doktor siya." Sambit naman ni Darren. "Naalala kong bigla nung in-invite ko siya sa business awardee. Nasabi niya sa group chat na may tinulungan siyang babae." "Tama ka. Kamusta na nga kaya yung babaeng tinulungan niya?" Saktong tanong ni Yamet. "Type niya raw yun, ang ganda raw eh, at maamo ang muka." Dagdag pa ni Darren.
na love at first sight ng loko. Kung kailan thunders na, saka paniniwala sa love at first sight. Pumasok sa isip ko si Sandra. Ganun na ganun ko siya ihahalin tulad. Hindi kaya si Sandra yun? Kaso ulits na agad. May asawa na raw eh, at buntis pa. Kung gaano kabilis ma-love at first sight, ganun din kabilis ma-broken hearted. Nagtawa na ng dalawa habang ako'y napapailing na lamang dahil sa mga kalokohan nila. Malabong si Sandra yun dahil wala pang isang buwan nang iwan niya ako. Hindi ko rin naman siya mabubuntis eh. Nagsigawan naman ang dalawa nang sa wakas ay dumating na si Walter. Halatang pagod pa ito. Bakit ka naman na late? Tanong ni Darren. Pasensya na. Sinamahan ko kasi yung babaeng nakilala ko eh. Ha? Yung tinulungan mong buntis? Bakit? Ano bang nangyari? Wala namang masamang nangyari. Gusto niya lang magpabili ng ice cream na strawberry flavor. Medyo nahirapan ako kasi sarado na ang malls at supermarket. What? Bakit? Ikaw bang tatay ng baby niya? Tanong ko. I wish I was. Natatawang sambit ni Walter. I don't know where her husband is. Pero napakatanga talaga ng lalaking yun para pabayaan lang siya. Binabasura ng iba ang siyang pinapangarap ko. Pagkanta ng dalawang bugok. That song hits different now. Uminom si Walter. She's perfectly gorgeous. She looks so innocent and yet fierce. Kung mas nauna ko lang siyang nakilala, masaya siguro kami ngayon. Aalagaan ko siya ng tama at mamahalin ng sobra-sobra. Parang may kumurot sa puso ko. The way he described her, si Sandra ang naiisip ko. At ganyan na ganyan din ang paulit-ulit kong sinasabi hanggang ngayon. But she doesn't deserve me. I wish Sandra will meet someone who will give her happy and complete family. What's her name again? Bigla ay interesado kong tanong. Oh, actually I remember you when she said her name. Kapangalan niyang dati mong asawa. Sandra is her name too. Naibaba ako ang hawak kong baso at natigil ang dalawa sa kanilang ginagawa at nagtinginan ng mga ito. No freaking way! Yes, why? Nagtatakang tanong ni Walter sa akin. You met her at the awardee venue? Mababa lang siya, morena, curly hair at sobrang ganda. Yes, hindi ba't nasabi ko na sa inyo sa group chat? Napakunot ako ng noo. And she is pregnant? Oh yeah. Bakit ba paulit-ulit ka? Ano bang meron? Dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at pinakita sa kanya ang litrato ni Sandra nung first anniversary namin. Siya ba yung tinutukoy mo? Oo, siya nga. Siya si Sandra. Inilipat ko ang litrato na magkatabi kami ni Sandra. Ang ganda niya. Napatingin sa akin si Walter. Wait, what the heck? She's your ex-wife? Nanlalaki ang mga mata niya. Hindi ko napigilan ang emosyon ko. Kaagad kong kinwelyuhan si Walter. Damn you! Hey, chill! Sigaw ni Yamet. Kaagad ko rin siyang binitawan at napatayo ako. Saka ako ginilo ang aking buhok. I didn't know, okay? Dahil hindi ka naman nagsasend ng picture niya sa group chat. Sobrang ilap mo rin sa social media. Kaya paano ko malalaman na siya pala ang asawa mo? Napahawak ako sa sentido ko. Hindi ako nagsasend dahil ayokong tinitignan siya ng iba. Dahil natatakot akong maagaw siya sa akin. That's nonsense now. The reason why I saw her at Obigaynis Clinic dahil buntis pala siya. Ang ipinagtatako ko ngayon, paano siya nabuntis? We all know here na baog ako. Damn it. Baka hindi sa'yo yun. Nag-aalang ang sambit ni Darren. Di ako tanga Darren para hindi maramdaman na may ibang sumisiping sa asawa ko. At isa pa, Sandra is pure. Never siya manluloko ng tao. Tama, but Sandra is really pregnant. Nangilid ang mga luha sa mga mata ko. Mag-iisang buwan pa lang kaming hiwalay. Katahimikan ang namayanis sa aming apat. That's the 1%, dude. Sigaw ni Walter. Lumawak ang ngiti ko. I am the father. Magiging tatay na ako. Nagsigawan ng tatlo saka lumapit sa akin at niyakap ako. Para tayong mga babae. Ang sagwa tingnan. Natatawang sambit ni Darren. I'm so happy right now. But you said na kaya kanya iniwan dahil nalaman niyang baog ka? Nagtatakang tanong ni Walter. That's what I thought too. Dahil kung nalaman niyang buntis siya ngayon, maaari niyang sabihin sa akin dahil alam niyang sabik din ako na magkaanak kami.
Hindi mo man lang ba siya tinanong kung anong rason? Umiling si Jiro. She just left me with a divorce paper on the table. Alamin mo ang totoo, Jiro. Dahil upon looking at her, she's hurt and she's still fighting. Baka hindi talaga ikaw ang tunay na dahilan kaya kanya iniwan. But be careful dahil nasa early stage pa siya ng kanyang pregnancy. Bawal ang masobrahang ng stress. Sambit ni Walter. Oo, at salamat sa'yo Walter dahil tinulungan mong asawa ko. Your wife? No, divorced na kayo, right? I have also a chance now. Whew! Binatukan ko siya. Asawa ko pa rin siya dahil hindi pa ako pumipirma sa divorce papers namin. So back off, my friend. Natawang dalawa't inakbayan si Walter. Mauna na muna ako sa inyo. Kayo na lang munang magsaya dahil gusto ko makita ang asawa ko. Hindi ko na hinintay pa na magsalita sila. Nakangiti akong umalis at nabaneho patungo sa kasalukuyang tinutuluyan ni Lisandra, ang dati nilang bahay na pinarenovate namin noon. I know, na dun siya uuwi dahil she feels safe there because of the memories of her parents. Pagdating ko dun ay sa malayo ako nagpark ng kotse. I saw her mula sa veranda ng kanyang kwarto. Bukas pa ang kanyang bintana habang nakatingin sa buwan. Nag-umpisa na namang manubig ang mga mata ko. I missed you, babe. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwalang buntis ka. Na dinadala mong baby nating dalawa. At gusto kong malaman ang totoong rason mo. I love you. Sandra's point of view. Pakiramdam ko'y may nakatingin sa akin dahil nagtaasan ng mga balahibo ko. Nagsimula akong tingnan ng paligid sa ibaba at nakita ko ang medyo pamilyar na kotse. Pero hindi ako sigurado. Pinakatitigan ko itong mabuti ngunit mabilis naman itong umalis kagad. Baka nagkamali lang ako ng tingin at hindi kay Jiro yon. Isinarado ko na lamang ang bintana at kurtina, saka nahigas aking kama. Maaga akong gigising bukas dahil kailangan naming bumalik sa probinsya. Kinabukasan, nagising ako ng mabigat na mabigat ang pakiramdam ko. Dahan-dahan pa akong naupo at pakiramdam ko'y umiikot ang mundo ko. Tinanggal ko ang kumot ko at tumayo na ako dahil nararamdaman ko na kailangan kong umihi. Napansin kong tila kulay pula sa panty ko. Nanlamig ako nang it was from my jewel. I'm bleeding. Nanlaki ang mga mata ko at napasigaw habang palabas ng comfort room. Lolo! Lola! Patrick! Umiiyak kong sigaw. Mabuti na lang at saktong naroroon na si Patrick sa pintuan. Why? What happened? Help me! I'm bleeding! Take me to the hospital, please! Umiiyak kong sambit. Dali-daling pumasok si Patrick at minuhat ako pababa at patungong kotse. Mabilis siyang nagpatakbo ng kanyang kotse ngunit may pag-iingat pa rin. Nakarating kami kaagad sa clinic o bigay ni ko. Kahit may mga nakapila ng pasyente, ay ako pa rin ang inuna ni doktora dahil emergency nga. Isinagawa niya ang ultrasound at kinuhaan din ako ng blood. How's my baby, doktora? Kinakabahang tanong ko. Pumasok naman ang isang nurse. Matangkad at iba na sa nurse na una kong nakita dito. Inabot nito kay doktor ang papel at saka lumabas. Napakunot naman si Doc bago tumingin sa akin. May problema po ba, Doc? Kaagad kong tanong. Ah, wala naman. Narito na ang result ng blood mo. Normal naman ang lahat. And look at the monitor. Tumingin ako sa monitor. Your baby is safe. Nag-spotting ka lang. Ang ganitong uri ng pagdurugo kadalasang nangyayari sa mga oras na dapat nang dumating ang iyong mens. It's just your temperature is not normal. You have a fever. Sigurado ka bang hindi ka pagod or stressed lately? Natahimik ako sandali bago sumagot. Stress po ako, Dok, eh. Hindi ko po maiwasan dahil ang hirap ng mag-isa. I see. Dapat ay magdoble ingat ka. Dahil ang spotting mo, pwedeng lumala at maging resulta ng hindi magandang resulta. You need to take care of yourself and your emotions. Where's your husband, by the way? Hiwalay na po kami. Did he know that you're pregnant? No. Dear, I may not know the reason but kayo naghiwalay. But you need him, his presence and support. Your baby is craving for him. Mararamdaman mo yon. Unti-unting nangilid ang luha sa mga mata ko. Nararamdaman ko naman. I miss his touch, his kiss, and his hugs. I miss him a lot. Pero wala naman akong magagawa pa eh. Pwede ka nang bumangon pero hintayin mo ako rito
May kukunin lang akong gamot para sa'yo. Sige po. Bumangon na ako't hinimas ko ang tiyan ko. Baby, sorry dahil hindi natin makakasamang daddy mo. Can you behave there for mommy? Nagulat ako nang biglang bumukas ang pintuan at si Jiro ang pumasok doon. Gulo-gulo ang kanyang buhok. Nakasuot ng gusot na polo at may laway pa sa labi. Hinawakan niya ako sa balikat. How are you? How's the baby? Anong sabi ng doktor? Sunod-sunod na tanong nito at baka sa kanyang boses ang takot at pag-aalala. Anong ginagawa mo rito? Naguguluhang tanong ko. Imbis na sagutin niya ako, iniyakap niya ako ng mahigpit. Tell me na okay lang kayo ni baby. Walang nangyaring masama sa inyo. Tell me babe, ayos lang kayo ng anak natin, hindi ba? Humihikbi na ito. Dahilan ng pagtulo na rin ang luha ko. Rinig na rinig ko ang sakit sa pakiramdam niya. Takot at pagkataranta sa boses niya. Nang mga oras na yon, hindi ko na rin napigilan na yakapin siya. Oo, ayos lang kami ni baby. Pero paano mo nalaman? I miss you babe. I miss you sobra. Sorry kung ano man ang nagawa kong kasalanan sa'yo. Sorry kasi tinago kong resulta ng laboratory test natin. Baog ako babe. Baog ako. At araw-araw sumasagi sa isip ko na nahihirapan ka na sa akin at nalulungkot ka dahil hindi tayo makabuo. Ako ang baog, love. Hindi ikaw. Patawarin mo ako. Napahiwalay ako sa kanya. Anong sabi mo? Gulat kong tanong. Nagpa-test ako, babe. May 1% lang na chance na makakabuo ako. And the 99% ay wala ng pag-asa. Wala akong ideya kung bakit mo ako iniwan. Kaya akala ko nakita mong resulta ng laboratory test. Kaya mo ako iniwan. Hindi ba yun ang dahilan mo? Napailing ako. Nagsisinungaling ka ba? Hindi makapaniwala ang tanong ko. I saw you with Marie. May ginagawa kayong kababalaghan. Kaya ako nakipaghiwalay sa'yo. Marie? May assistant? Oo, sa condo unit mo. Huh? What's in there? What really happened? Dahil wala talaga akong ideya. Shut up, Jiro. Ilang araw kang hindi natutulog sa bahay kaya naman pinuntahan kita sa condo unit mo. Kitang-kita ng dalawa kong mga mata at rinig na rinig ko ang pag-amin niyang buntis siya at ikaw ang ama. Napahawak si Jiro sa kanyang buhok at napasabunot. It wasn't me. It was my half-brother Jaden. Natulala ako sa sinabi ni Jiro. He doesn't have any place to stay. Kaya hiniling niya na magstay na muna siya sa condo ko. And I agreed. At kaya naman ako hindi umuwi sa bahay ng ilang araw dahil I am fighting silently in my battle. Pinag-iisipan ko na mag-ampo na lang tayo o gumamit ng siyensya para maibigay ko sa iyo ang kompletong pamilya. Hindi ko alam ang sasabihin ko ng mga oras na yon. But Marie acted that you both are having a relationship. She even said to my face na layo ang kita. What? The heck? That woman is crazy. I'm sure inaakala niya rin ako si Jaden. Super magkamukha kami at pinagkakamala na kambal. Hindi na siguro nagpakita si Jaden sa kanya. That's Jaden's signature. Kapag natapos ng pagsawaan ng babae, basta na lamang niya itong iiwan. Hindi pa rin ako makapaniwala. Hindi ako nagsalita at nakatingin lang sa kanya. You don't believe me? Nawala ng tiwala ako sa'yo. Fine, look at this. Ipinakita niya sa akin ang isang litrato mula sa gallery. Ito ang picture namin simula nang bumalik siya rito sa Pilipinas, 3 weeks ago. Magkamukha nga sila pero may nunal sa pisngi ang lalaki. Meron din tong tattoo sa leeg at may hikaw sa kanang tenga. Napatakip ako sa aking bibig. Oh my gosh, bakit hindi ko yun napansin noon? Now, do you believe in me? Hindi na ako nagsalit at niyakap ko siya ng mahigpit habang umiiyak ako. Sorry, baby, I'm so sorry. Tumahan ka na. At least ngayon malinaw na sa atin ang lahat. Mabuti na lang at nakilala mo si Walter. Malaki ang utang na loob ko sa kanya dahil siyang tumulong sa'yo. Naupo kami ni Jiro sa sofa at ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Dinala ko si Maris sa ospital nung gabi na yun. Pero ikaw pala itong hindi ko naprotektahan. And when I saw you here the same day na sinamahan ko siya rito, is kinonfirm naman na buntis siya. Sinamahan ko lang siya kasi nag-alala ko. She's my assistant for like 5 years. But who cares? Hindi ako ang ama ng dinadala niya. Period. She's still not pregnant.
Dahil narinig ko siya na may kausap sa comfort room ng araw na yon. Kailangan niya raw magpanggap dahil para sa plano niya. Maybe she really likes you? I don't care. Ngayong araw din tatanggalin ko na siya. Dahil hindi ko na pwedeng pagkatiwalaan pa ang taong minsan na sumira ng pamilya ko. Ngayon kayo ni Baby ang mahalaga sa akin. Kayo ang siyang priority ko. After 5 months, magkahawak kamay na nakatayo sila Jiro at Sandra sa kanilang likod bahay. Napapaligiran ng pamilya at mga kaibigan, sabik na naghihintay sa sandali ng kanilang gender reveal party. Napuno ng kasiyahan ng lahat habang nagkikwentuhan at nagtatawanan ng lahat, sabik na matuklasan ang gender ng baby nila Jiro at Sandra. Habang papalapit ang oras, humakbang sila Jiro at Sandra sa isang countdown mula sa kanilang mga mahal sa buhay. Sabay nilang pinaputok ang lobo na nagpakita ng asul na confetti. Yes, it's a boy! Woo! Sigaw ni Patrick at namayani ang hiyawan sa buong bakuran. Nagyakapan sila Jiro at Sandra. Nangingilid ang luha nila sa tuwa dahil ito ang miracle baby nila na ibinigay sa kanila ng Diyos. Sa gitna ng pagdiriwang, sila Jiro at Sandra ay tumitig sa isa't isa. Isang tahimik na pagkilala sa mga hamon na kanilang nilampasan ng magkasama. Nalampasan nila ang mga unos na sumusubok sa kanilang relasyon. Mga sandali na ang katapatan ay nabalutan ng takot. Ngunit dito na yun magtatapos. Nang matapos ang kasiyahan at umalis ang kanilang mga bisita, natagpuan nila Jiro at Sandra ang kanilang mga sarili na nag-iisa, na nagmumuni-muni sa kanilang paglalakbay. Naalala nila ang nangyaring pagsubok sa kanila at napagtanto ang kahalagahan ng katotohanan at komunikasyon sa kanilang relasyon. It's been quite a journey, no? Sabi ni Sandra na binasag ang katahimikan. Tumango si Jiro. Isang malambing na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Oo, pero we've made it through together. And now, with our son on the way, we have even more reason to be open and honest with each other. Sumandal si Sandra sa yakap ni Jiro at ramdam niya ang init ng pagmamahal na bumabalot sa kanya. Tama ka, babe, she murmured. Ang mga problema kinakaharap natin hindi mawawala kung hahayaan lamang. Kailangan nating harapin. Kailangang pakinggan ang nararamdaman ng isa't isa. At syempre, humanap ng solusyon ng magkasama. Sa panibagong pakiramdam ng pasasalamat para sa kanilang pagsasama, nangako sila Jiro at Sandra na patuloy na aalagaan ng kanilang relasyon nang may katapatan at empatya. Naunawaan nila na ang hinaharap na paglalakbay ay magkakaroon pa ng mga pagsubok at sabay nila itong haharapin na may hindi natitinag na pagtitiwala sa pagmamahala ng isa't isa. Habang nakatayo sila sa ilalim ng kalangitan ng gabi, ang banayad na simoy ng hangin na nagdadala ng mga bulong ng pangako nila sa isa't isa. Alam ni Jiro at Sandra na magkasama, malalagpasan nila ang anumang bagay. At sa kanilang anak, ang kanilang mga puso ay napuno ng pag-asa para sa magagandang pakikipagsapalaran na naghihintay sa kanilang lumalaking pamilya. Jiro! Manganganak na yata ako! Sigaw ni Sandra dahilan kaya napabalikwas ang bangon si Jiro. Nawala ng kanyang antok at binuhat niya kagad si Sandra. Sa pagkataranta niya, ay sa CR niya dinala si Sandra. Oh, bakit nandito tayo sa CR? Dalhin mo na ako sa ospital, ano ka ba? Sorry babe. Parang gustong batukan ni Sandra ang kanyang asawa. Nadala naman kagad siya sa ospital. Kasalukuyan ang nakahiga si Sandra sa hospital bed. Mahigpit na nakahawak ang kamay niya kay Jiro habang nagpupumigla sa sakit na bumabalot sa kanyang katawan. Mga butil-butil na pawis ang tumutulo sa kanyang noo. Ang kanyang paghingay tila naghihingalo habang tinitiis ang walang humpay na pag-ire. Go babe! Kaya mo yan! Hingang malalim, sabay ire! Nakatayo si Jiro sa tabi niya. Baka sa mukha niya ang pag-aalala at takot. Alam niyang hindi niya mapapawi ang pisikal na sakit nito ngunit maaari niyang ibigay ang kanyang walang tigil na suporta. Sa bawat sandali ay humihigpit ang hawak ni Sandra. Bumabaon ang mga kuko sa palad ni Jiro. Naramdaman ni Sandra ang kakaibang sensasyon na dumaloy sa kanya. Isang napakalaking pressure na hindi katulad ng anumang naranasan niya. Gusto niyang sumigaw. Ilabas ang paghihirap na lumalamon sa kanya. Ngunit ang tanging na kaya niya ay ang pilit na paghingal. Sandra, you're doing great! Bulong ni Jiro.
Ang kanyang boses ay mas nakapagbibigay lakas kay Sandra. Just focus on your breathing. We're in this together. Ngunit lalong tumindi ang sakit na bumalot kay Sandra na parang masusuffocate siya. Pakiramdam niya'y napupunit siya. Nanginginig ang kanyang katawan sa pagsisikap na mailabas ang kanyang anak sa mundo. Sige mami, push mo lang. Hingang malalim, sabay ire. Sigaw ng doktor. May dalawang nurse ang siyang tumitingin sa vitals niya. Ang isa naman ay tumutulong sa pagtulak sa kanyang tiyan. Habang tumatagal ang mga oras, nag-aalinlangan na si Sandra. Humihina ang kanyang lakas sa bawat lumilipas na oras. Naramdaman niya ang pag-akyat ng kakaibang pakiramdam sa loob niya. At pagkatapos, sa isang sandali at napakatinding sakit, ang katawan ni Sandra ay nanginginig sa huling pag-iri niya. Siya ay nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Ah! Ayoko ng mga nakulat, Jiro! At sa sandaling yun, nakaramdam siya ng matinding kaginhawahan na para bang may lumalabas sa kanyang katawan na siyang naglagay sa kanya sa hukay. Isang matinis na iyak ng sanggol ang siyang lalong nakapagbigay ng pahinga kay Sandra. Very good, mommy! And congratulations sa inyo! At inabot nito kay Jiro ang sanggol. Si Jiro naman ay namangha sa paglabas ng kanilang anak sa mundo. Oh, he's a healthy baby. He looks like you, babe. Tumutulo ang luha ni Jiro dahil sa saya na nararamdaman niya. I want to see him. Inilagay ni Jiro ang sanggol sa dibdib ni Sandra. At hindi na niya napigilan pang mapaluha ng sobra. He doesn't look like me. Ikaw na ikaw siya, baby. I love you, babe. Mahal na mahal ko kayo ni baby. Sabay halik ni Jiro sa noon ni Sandra bago unti-unting nawala ng malay. Nagising na lamang si Sandra sa isang puting kwarto at naroroon si Jiro sa kanyang tabi. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi pinansin ni Sandra ang kanyang tanong. Nasaan na si Sandro? He's in the nursery room. Tinitingnan siya nila Patrick at Hera. Kasama rin sila lolo at lola. Gusto ko siyang makita, Jiro. Hinalikan siya ni Jiro sa kanyang noo. Dadalhin siya ng nurse dito kapag naisagawa na lahat ng test sa kanya. Sa ngayon magpahinga ka na muna dahil malusog ang baby natin. Yes, we did it. Super galing mo, babe. Pero sana hindi totoo ang sinabi mo na ayaw mo ng mga nakulit. Kasi plano ko talagang bumuo ng basketball team. Hinampas ni Sandra ang braso ni Jiro. Puro kakalokohan. Sige, hala, ikaw na lang ang magbuntis at manganak. Tawanan ang namayani sa kanilang dalawa. At habang nakatingin sila sa mga mata ng kanilang bagong silang na anak, ang kanilang mga puso'y nag-uumapaw sa pagmamahal at pasasalamat. Alam ni Sandra na sulit ang bawat sandali ng sakit. Dahil sa huli, ito ang nagdulot sa kanila ng pinakadakilang regalo sa lahat. Wakas!